Hi everyone, welcome to my channel, and this is Kaspersky Internet Security. Drop it. This is the Kaspersky Internet Security, and it is an advanced security suit for your privacy and money on PC, Mac, and mobile. Always up to date. Automatic updates for entire license period. English and Arabic version. Okay, security, PC, Mac and mobile, privacy, money, performance, simplicity. So this is the front, and this is the internet security. It has two devices, 1 year license. Okay, so let's unbox. On the side, there is a minimum system requirement. So it needs internet connection, Windows base IE 10 plus, Windows 10 8.1 8.7 SP1 plus, Mac OS 10 12 or higher, 1.7 GB free space on hard drive, 1 GHz processor, 2 GB memory. And for the mobile, Android 4.4 plus or up, and iOS 11.0 plus. On the back, okay. So there are three different internet security that you can buy. The one that I have hold here is the internet security, and there's another one, total security and security cloud personal. And one tip, no, for those who are like in the living in the different region, like for example me, I'm here in the Middle East. So this internet security license is for not for sale or activation outside the Middle East. Okay, once you buy this one here in Middle East, for example, I'm going to buy this internet security and send to Philippines, it will not activate your internet security, because every region they have own license. Okay, so for example, Kaspersky Philippines only for Philippines, or for example for the Asia. So like me, if you buy this in the Middle East region, you can only activate it within Middle East only. So kung sakaling pinadala niyo yung license sa Pilipinas, is hindi siya mag-activate, hindi a-accept ng software ng Kaspersky Internet Security apps yung license, kasi by region siya. So kailangan pagbibili ka ng internet security, or if you're going to buy this internet security
for your laptop is you need to buy within your region, like Asia, Middle East, Europe, kung saan kayo nakatira. Okay? So, tara, open na natin to. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob para malaman nyo rin. Kasi importante yung ano eh, yung internet security sa laptop. Just in case na halimbawa magpapadala kayo sa Pinas gamit ang internet. So ang gagawin niya is i-block niya ngayon yung ano, yung walang ibang makaka-connect na or makaka-scan dun sa website na pupunta niyo. Katulad yung halimbawa sa Google. Sa Google no, Google browser. Pwede nyo siyang i-secure yung website na pupuntahan nyo, lalo na kung magpapadala kayo ng pera through website. Yun ang gagawin ngayon ni Kaspersky Internet Security. So, this is the license. 2 devices, 1 year license. So it is 365 days, equivalent to 365 days. And there's a writing here that not for sale or activation outside the Middle East. Okay. So the license period starts when you activate the product on the first device. Activation code must be used before the end of 2022. Yan. Okay. So, ito yung tsura niya sa likod. Okay. Yan. So, what's the included here? So, wala na siya sa box. So there's a get started guide. Okay. So there's a guide to how to install the internet security on your devices like PC, Windows, Mac, iOS. Para sa Apple. And for the device, for the Android devices, yan. So yan siya. Okay. Para sa mga naka Mac computers at para sa mga naka Windows tulad ko. So mamaya i-install natin kung pakitasin kung paano install yung CD. Kasi meron siyang kasamang CD. Ayan. Ayan siya. Okay. So ang gagawin ko is i-delete ko yung internet security ko doon. Or ang gagawin ko is mamaya is i-activate ko na lang gamit yung license. Okay. So, yun lang yung tanging mapapayo ko sa inyo. Pag bibili kayo ng Kaspersky Internet Security, make sure na within the region kayo. Tapos, dala nyo yung laptop nyo para ma-activate nyo. Kasi kung hindi nyo dala yung laptop nyo, at halimbawa, nasa Europe kayo, tapos yung papadala nyo ay nasa Asia. So hindi siya pwedeng hindi acceptin ngayon ng ano. Hindi siya mag-activate kahit na enter niyo yung ano yung license. So kung nasa Europe ka, sa Europe lang. Pag sa Middle East, Middle East lang. Kung Asia, Asia lang. Okay? Kasi may nangyari na kasi to na yung kaibigan ko nagpabili ng license dito sa Bahrain
eh mura daw dito kasi daw doon sa Amerika. So one time, okay. So bumili ako kasi mura nga dito. And i-scratch ko yung license dito at sinend ko sa kanya. Yan sabi niya, ba't ayaw mag-activate? Then, nung nabasa ko yung carton, yung box, nakalagay dito is activation, it's not for activation outside the Middle East. So, yun. Okay? So, pagbibili kayo ng internet security na para sa laptop nyo, is within the region kung nasaan kayo. Tsaka, maganda merong internet security yung laptop nyo para at least secure yung pagbabrowser nyo sa internet. At mas importante na yung website na papasukan nyo, halimbawa magpapadala kayo ng pera through website ng Western Union or any money remittances through internet, is mapoprotektahan yung website na pupuntahan nyo. Kaya importante yung lagyan nyo ng license yung mga laptop nyo or dun sa mobile nyo gamit yung Kaspersky Internet Security. Okay? Para mas secure ang transaction nyo. Okay, so andito ako ngayon sa harap ng computer ko, sa laptop ko. So i-open ko ngayon yung Internet Security. Double click. Okay. So kung makikita nyo, no, important protection components are disabled, nakalagay. Okay. Ayan, kung makikita nyo. So, kailangan ko siyang i-renew. So, tighten detail. So, application control is disabled. Firewall is disabled din. So, yan yung nakalagay rito. Kasi yung license ko na-expire na. So, para ma-activate ko yung license, kailangan natin i-enter ng panibagong internet security license na 1 year. Kasi nag-expire na yung license ko ng Kaspersky Internet Security. So ngayon i-activate ko siya ngayon. Ayun, nakalagay enter activation code. Okay? So hindi ko nagagamitin yung CD since pares naman sila ng software. So kailangan ko lang is yung activation code na license na ito. Ito ngayon, yung license ko. Napang-activation code. Hindi nyo makita. Okay. So, enter code. Yan. So, yan. So, enter ko muna yung code, ha. So, ayan, i-enter natin yung code ngayon. Okay. So, kung tama yung license code na in-enter nyo, so, lalabas yung activate. Yan, activate. So, make sure na check nyo mabuti yung code. Okay. Ayan. So, tama naman yung code na in-enter ko. So, i-press ko na yung activate. Ayan, so nag-wait na tayo. Ayan. So, Kaspersky Internet Security activation completed successfully. Thank you for choosing Kaspersky. Okay, i-done natin. So, ayan na. So, meron na tayong protection ulit. Gamit yan. Yung Kaspersky Internet Security. Okay. So, license in effect. No active threats detected. Ayan. Okay. So, sa baba, nakalagay 365 days remaining. Ayan. Ayan siya. Okay.
So try natin mag-open ng browser na sinasabi ko na ipoprotect niya ngayon yung website para kapag nag-ano ka ng remittances is poprotectahan niya ngayon yung website. So katulad nito, nandito ako sa Google Chrome. Okay? Yan. Pansinin niyo ah, pag nag-open ako ng halimbawa is itong BFC Online. Ayan. Pansinin niyo yung gilid ng ano ng ayan oh, sabi niyo, switch to protected browser. Ayan. So kung mapansin niyo no, yung gilid nag-glow siya ng green. Green. Ayan, nag-glow siya ng green no sa gilid. Kung makita niyo, kung mapansin niyo ayan oh, may nag-glow siya ng green. Ayan. Ayan. Ayan, so ayan. Ayan, nag-green siya. Ayan. Nag-green siya. So, error siya. So, try natin isa. So, Western Union. Ayan. Ayan ah. Pansinin niya. Nag-green siya. Nakasecure na ngayon yung website. Okay? Nakasecure ngayon siya. Ayan. Okay? So pwede na kayong mag-log in diyan kasi naka-secure na. So hindi maano ngayon yung website nyo. Okay? Ayun oh, naka-green. Ayun oh, may green. Ayan. May green sa edge ng ano, ng screen. So naka-secure ngayon yung internet browser nyo na pang kupadala kayo ng remittance. Ngayon kung gusto niyo ma-add yung mga browser na website na gusto niyo i-protect or i-secure, ang gagawin natin is close muna natin 'yan. Okay? Close natin. So pupunta tayo dun sa Kaspersky Secure Connection. Ito. Ayan. Or punta ka sa Internet Security. Ayan. So, click mo lang yung Save Money. Okay? So, dito ka magdadagdag ng panibagong website. Ayan. Para ma-secure. Ayan. Ito niyan, PayPal, BDO. Ayan. Okay? Ayan. Madali lang. Madali lang yan. Isang gagawin nyo kasi isa add website. Ayan, add website. Okay? Add website. Tapos, i-click nyo. Add website. Tapos, yan. Ilagay nyo dyan. Tapos, click mo yung run protected browser. Yan. Para ma-add dyan. Para pag nag-browser kayo, magiging safe yung transaction nyo. Iwas pa sa hacker. Okay? So, importante talaga yung meron kang internet security katulad ng Kaspersky para hindi ma-hack yung website mo or yung laptop mo. Iwas hacking sa laptop mo kapag naka-online ka, online browsing ka. Ayun. Okay? Ayan ang unboxing and review kung paano i-install yung Kaspersky. Kung nagustuhan mo to, ang video na to, click mo yung like. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click subscribe. Click the bell icon para sa susunod na videos mo notify ka. Sa mga nagsubscribe sa akin, no, maraming salamat sa inyo. Asahan po ninyo, ipagpatuloy ko po yung pagbablog sa mga gadget or sa mga devices na ginagamit ko. Para bago kayo bumili is mapanood nyo muna. Okay? Lahat ng ito is binili ko galing sa ano ko sa sahod. Kaya ayun, para maipakita ko sa inyo, para ma-experience nyo rin kumbaga bago kayo bumili. Okay? So yun lang po. Maraming salamat.